keep the pistol on my side. So break muna tayo ngayon sa ano sa mga sneaker ko lang mga sneakers kasi ngayong araw gusto ko muna ipakita i-share sa inyo yung kotse ko and ano to guys hindi naman siya sa pagmamayabang pero gusto ko lang i-share sa inyo kasi ito yung gusto ko talaga magka-kotse dati pa so yun ipapakita ko sa inyo i-share lang sa inyo guys. So, itong kotse na to guys kasi, hindi, mamaya, pasok muna natin yung kotse nasa labas. Wala yung ano ngayon, wala yung Fortuner. So, makapag-shoot tayo ngayon. So, again, papasok muna natin. Hey guys, napasok natin yung Corolla natin. And, share ko sa inyo yung mga stories ko about this one. Kung bakit ko siya binili, kung magkano ko siya binili, magkano na inabot. Ano yung mga upgrades na ginawa ko sa kanya. So, yun, simulan natin. Ang kotse ko guys is 1989 Toyota Corolla. Kung makikita nyo yun. And, wala siyang masyadong upgrades. Wala siyang masyadong mga JDM parts. Hindi siya naka-lowered. Kasi, basically, gusto ko siya maging stock as possible. Pero, syempre, may mga upgraded features like mga dapat malamig yung aircon, maganda yung sound system, maganda yung interior, yung mga ganon. So, kaya ako siya binili guys kasi ayoko ng mga ano, ayoko ng mga modern cars which is yung mga, halimbawa, pwede naman ako bumili ng Toyota Vios or yung mga bagong Civic. Pero syempre, hindi ako bumili nun kasi nga gusto ko ng old school na kotse kasi na I was born in the 90s. So, alam mo yun, parang siguro ito yung era ko, so ito yung ganito yung binili kong kotse. So, hindi ako bumili ng mga modern cars kasi wala yung factor doon na ano, parang na uy, yung tagal na ng kotse niya pero ang ganda pa rin ng loob. Wala yung factor na ganun sa mga modern cars. Pero kapag nakalumang kotse ka, alam mo yun, may mga sumusulpot na sira tas papakiramdaman mo. So, modern cars kasi walang mga ganun, di ba? Meron silang mga sensors. So, pero okay lang yun kasi nga gusto ko naman to and nag-enjoy ako sa pagbuo ng kotse, sa pagbuo ng small body and may mga ano naman, may mga groups naman tayo kapag nahihirapan ako maghanap ng mga parts. Kaya box type, medyo box type yung nabili kong kotse. Yung binili kong kotse. Kasi ayoko ng mga Civic, mga SIR, mga EG, mga yung mga pang parang sporty na itsura kasi yun nga, mas gusto ko na malinis tignan, ayoko ng medyo yung mga kung ano nakalagay, naka-lowered. No offense sa mga nakaganon, nasa personal preference lang talaga. Mas gusto ko lang talaga stock yung itsura. Kasi yung satisfaction na makukuha mo kapag, halimbawa, ang kadalasan kasi nakaka-appreciate ng ganitong kotse guys is yung mga ano, yung mga medyo matatanda na, mga like, mga 40, 50 years old. Halimbawa, pag naglilinis ako ng kotse sa labas, sasabihin nila, ano mo yan, kotse mo yan, ang ganda-ganda niya na, ang linis ng loob, ang kinis pa, parang bago, yung mga ganun. And para sa akin, na-appreciate ko yung fact na kino-call-out na rin yung kotse ko. Kasi nga, ano na siya, di ba? More than 30 years old na, pero ang linis niya pa rin tignan, di ba? So yun, yun yung reason kaya bumili ako ng Corolla. So nabili ko siya guys, 65,000 pesos. And sobrang layo ng narating niya, sobrang daming pinalitan, sobrang daming upgrade, sobrang daming alam mo yun yung mga sira tas inayos. So yun. Dati wala siyang tint, wala siyang backboard dito, wala siyang backboard. So yun, dati wala siyang backboard. Ano lang to guys, dati bakal lang yan dati, wala siyang speaker. Wala siyang speaker, wala siyang tint kasi ngayon na ceramic tint na siya. Makikita niyo medyo color blue. Yeah. Ano siya guys, wala siyang tint dati. So pag bumabiyahe ako papunta sa work, sobrang init talaga guys. Parang as in wala talaga, wala siyang protection. So ginawa ko siya dati super dark tint pero
na-realize ko na mas guwapo siya tingnan kapag naka-clear tint. And kapag naka-dark tint ako kasi minsan agresibo ako mag-drive eh. So hindi nila nakikita yung mukha ko kapag nagda-drive. And kapag naka-clear tint ka, medyo mabait ka, diba? And guys, sobrang dami ko nang pinalitan. Lahat ng interior parts pinalitan ko. From sidings to flooring, to matting, to ceiling, to sun visor, lahat. Basta lahat pinalitan ko guys. Marami na akong pinalitan. So ito yung tsura niya guys. Ah, kung makikita nyo, ano pa to? Kung makikita nyo guys, sobrang ano siya, sobrang linis pa niya para sa age na 30 years old, diba? So yan, yan yung itsura niya. And dati guys, yung itsura nito punit-punit na. Sobrang gamit, sobrang pangit na tingnan, kita na yung fiberglass. So yun, binili ko siya ng bagong sidings. And dati, pinaari upholstery ko siya and all leather. So hindi match yung ano. Kung makikita nyo guys, ito. Itong sidings na to, match siya sa upuan. So yan dati hindi yan ganyan. Pangat siya tingnan kasi nakaano lang, naka-leather, hindi match sa upuan. So yun, pinalitan ko rin yan. Tapos ito naman guys, sa driver side, kung makikita nyo punit to. Kung makikita nyo punit yan, kasi syempre, hindi naman naiiwasan dito palagi sinasakyan ng tao, diba? So yan, kaya medyo punit siya. Pero syempre dati guys, kung makikita nyo yung dati, sobrang pangat talaga. Tapos dito tayo sa loob, dito tayo. So makikita mo guys, ito na yung itsura niya sa loob. And bago yung dashboard, malinis yung dashboard. Dati guys, ano to, sobrang pangit na tignan kasi bitak-bitak. So ito yung itsura niya guys ngayon. Dati wala yung radyo, dati wala tong ganito, sira na. Wala yung radyo dati ito color white, yung mga needles. Tapos yung steering wheel niya bago na rin guys. Hindi man siya bago, parang ano lang, mas makina sa dati. Kasi yung dati medyo racing yung tsura. Tapos meron siya nito. Dati wala siyang radyo. And syempre dito fresh pa rin yung sidings. Kumiti niya guys, butas yan kasi syempre ginagamit ng tao. Pero sa likod, ito yung itsura. Yan, tapos may sun visor din. Dati wala siyang sun visor kasi kadiri. I mean, meron siya sun visor pero kadiri na, puro dilaw na. So pinalitan ko rin yan. Tapos dito meron din sun visor. Tapos kung makikita nyo guys, yung ceiling, pinalitan na rin yan. So yung dating ceiling niyan guys, kadire, sobrang dilaw. So yun guys, yung mga upgrades niya dati is purely cosmetic lang. Wala naman akong binago sa ano nito. Wala akong binago sa mga makina kasi mas gusto nga keep it stock, mas maganda tignan. Medyo malaki-laki na rin nagastos, pero malaki nga siya guys and mahal siya para sa iba, pero para sa akin okay lang yun kasi natuto naman ako and nag-enjoy naman ako sa ginawa ko and yun yung mas importante sa akin kaysa sa pera. Kasi yung pera, kikitain mo rin yan, 'di ba? Pero yung learnings, yung experience, yun yung mahirap attain sa buhay mo, 'di ba? So yun yung ano, pinalitan natin. Tapos pakita ko lang guys sa inyo yung loob. Dito naman tayo sa likod. So makikita nyo sa likod, ito yung itsura niyan. Dati wala yung ashtray. Dati pangit na rin yung sidings. And yan, yun yung ano niya, yun yung ceiling. Tapos meron na rin siyang speaker, JBL. And may Toyota mattings kasi dati wala nito guys. And kadiri yan dati. Parang puro basa ang baho. Yun, kadiri yan dati guys. So yun, upgrade ko na siya, pinalitan ko, ni-refurbish. So yan, ito yung itsura niya. Tapos sa likod guys, nandito yung speaker natin. Kasi meron akong amplifier, gusto ko maganda yung tunog niya. Tapos ito yung itsura ng likod guys. Medyo madumi siya kasi yun nga, hindi pa siya ano siya, project siya eh. hindi pa siya tapos. Pero makikita nyo, meron tayo sa buffer dito. Syempre JBL pa rin. Tapos ito guys, nilagyan ko na rin siya ng ganito kasi dati wala siyang ganito. Wala siyang spare tire, wala siyang yun lang ano tawag dito. Basta ito, yung nagko-cover, wala siya niyan. Meron tayong scuff kasi pinascuff ko siya dati. Tapos ito rin, wala to dati guys. Yan, wala yung dati. Basta sobrang pangit niya guys dati. Sobrang pangit talaga. And
Ang tip ko sa inyo pala kapag bibili kayo ng second hand na kotse is ano, mas okay na bumili kayo ng mahal kaysa sa ganito na papagandahin nyo. Kasi syempre, try kayo ng try, hanap kayo ng hanap na mas maganda. So, suggest ko sa inyo guys talaga, mas bumili kayo ng ano, suggest ko sa inyo bumili kayo ng formado na yung nakasetup na yung tawagin nila is project car. Kasi pag ganito na bibili kayo ng ano talaga, yung pangat talaga, yung sira-sira lahat, mapapagastos talaga kayo guys. So, suggest ko sa inyo yun. Mag-invest kayo sa malaki, siguro mga 150k pwede na yun. And mas onti yung gagastos sa inyo guys. Maniwala kayo sa akin kasi pinagdaanan ko to, 1 year ko siya pinaayos. So yan, yun yung tsura niya guys. So papakita ko sa inyo yung engine bay. Kasi may mga pina-upgrade na rin ako dito. May mga inayos tayo. So yan, pakita natin. So yan guys, ito yung tsura niya. Ama na siya, Toyota 16 valve, 1.6. And carburetor pa rin siya kasi nga ayoko siya ipa EFI kasi ano, matrabaho siya para sa akin. And ito yung mga itsura niya guys dati. Dati wala siyang ganito, cooling plate. Cooling plate ito yung para lahat ng hagod ng hangin is diretso sa radiator natin. Tapos wala siyang wiper tank dati. Kung makikita nyo, color blue yan kasi para talaga yun sa wiper. Wala siya nito dati guys. Ito strut bar, 3-point strut bar. Wala rin siya nito dati. Pinalitan ko na rin siya ng ano, battery ng kotse. Motolite para ano, para astig. Tapos K&N filter guys. Ito yung original na K&N filter. Ito yung original guys. Kung makikita nyo, may sticker yan. Aluminum para mas hindi umiinit. Mas maganda yung hagod ng hangin sa carburetor. Double hydrovac na brakes para mas maganda yung ano, pag brake natin. Kasi syempre, importante yung braking natin. So pinalitan ko na siya ng headlights. Bumili ako ng bago kasi yung dati madilaw na corner lights, pinalitan ko rin kasi yung dati puro sun cracks na. So makikita nyo guys, eto papakita ko sa inyo header, yung headers natin stock pa kasi bumili, kakabili ko lang ng headers. Pakita ko pala sa inyo guys, eto yung dati niyang air filter, nakagalagay yan dito. Actually hindi ito yung dati niyang air filter. Ano siya, si Mota, yung mushroom type. I think fake yun. So dahil nga stock yung theme ko, bumili ako ng stock na cooling plate pero may kadugtong pa yun dito. And napansin ko na mas maganda syempre yung bagay nitong air filter kasi mas maganda yung pasok ng hangin. Ito yung nabili nating headers, hindi pa natin nakakabit. Kasi ECQ pa. So yan, ito yung headers guys. So ang ginagawa ng headers is ito yung para mas maganda yung pasok, yung labas ng hangin. So ito yung nabili nating headers, kasama na rin yung flex sa baba. 421 to 421. And yung ngayon ata, 4-1 lang ata yung ngayon. So pangit yung tunog, pangit yung hangin. Pangit yung airflow. So yun, papakabit natin to guys after ECQ. Hindi pa ako lumalabas ngayon kasi syempre safe tayo dapat. So yung headers dito nakalagay. Yun lang yung may basic upgrades na ginawa ko dito. Dati wala rin tong ano, yung cooling plate na ito, yung coolant plate na ito dati pangit. Radiator na ito dati, tanso na. Tapos pina-repaint ko rin ito, ngayon medyo madumi siya. So ito yung kinabit ko na ano, ito yung kinabit ko na amplifier, JBL, 4 channels. Hindi ko alam kung ilang watts to, 1000 ata. Ito yung kinabit ko guys, para ano, straight JBL tayo, hindi tayo chopsuey. And okay lang naman na kahit chopsuey yung ano nyo, yung sound system nyo. Gusto ko lang talaga na straight JBL yung sa akin. So yun yung itsura na guys ng engine bay. 16 valve, hopefully ipa-upgrade natin siya to blacktop. So yun. Tapos yung bumpers guys, pina-repaint ko rin to. Kasi dati ano yan, ano siya dati, black lang siya, ngayon matte black na siya. May kita nyo, tas yung chrome lining, fresh na rin. Yung grills, fresh na rin kasi dati black to. Yung plate number, pinapalitan ko na rin kasi dati yung plate number na yun, ano eh, pangit. Rear bumper, pinarepaint din natin. Kasi dati ano yan eh, glossy black yung itsura. And mas, tingin ko, mas maganda yung ano, mas maganda yung matte black, diba? Shoutout sa ano, BF Films. Para sa clear tint, clear blue tint na to. Ceramic to guys, so kahit haling tapat, hindi ako naiinitan. Siyempre may feel may init, pero hindi siya ganun sa sobrang, ano, compare sa wala talaga, diba? Tapos pala yung ano, guys, yung mugs natin, stock pa rin to. Stock pa rin yan, stock mugs. Pina-refurbish ko lang kasi ayokong ano eh, ayokong formado siya. Ayokong formado yung itsura. Gusto ko talaga stock, paano lumabas sa kasa. Yung itsura guys ha, yung itsura sa labas. Gusto ko as much as possible stock siya tignan para pag nakikita ng mga tao.
tao. Isipin nila na sobrang ganda, sobrang sariwa pa ng small body niya to. Hopefully, mapa-repaint ko pa siya. Ang gusto ko kasi dito guys, ipapa-repaint ko pa siya eh. Kasi kung makikita nyo, syempre may mga pangit na parts, may mga scratches, may mga deep scratches. Kasi hindi ko pa napapa-repaint to. Ever since na nakuha ko sa buy, sa seller, papa-repaint natin siya guys. Hopefully, mas maganda siya tingnan, di ba? Fresh, mas ano. Kasi yung mga pintuan pala guys, ano to? Kung makikita nyo, medyo kinakalawang na yung iba. Kasi syempre, 30 years old na rin yan. And hindi naman natin maiiwasan yung rusting, yung pangalawang, yung pagkakabulok ng mga bakal-bakal. Kasi syempre, yun nga, 30 years old na rin siya. Sobrang tanda niya. Kung isipin nyo, mas patanda na siya sa atin. O yun, fuel consumption pala guys, ano to? Carb type siya, so medyo ano, medyo malakas siya sa gas. Siguro mga 9 kilometers to 10 pag traffic. And kapag highway naman, siguro umabot siya 14 to 15. Pag highway, sa mga SX pag malayuan. So yun, driving experience guys, masaya siya i-drive. Lalo na kung alam mong ano, lalo na kung bata ka pa, mga age ko, mga medyo bata-bata pa. Kasi yun nga yung fact na bata ka pa pero nahihilig ka na agad sa mga ganitong kotse, sa mga old school, di ba? Andun yung factor na yun palagi eh. And pag sumasakay yung mga friends ko dito, ewan ko na tatlo yung sumasakay sa likod as much as possible. Dalawa lang pinapaupo ko kasi nga ewan ko masira yung suspension, lalo na kung mga mabibigat. Kasi syempre, mga friends ko mabibigat din. And ano pa ba? Yun nga, driving experience guys, suwabe naman siya. Syempre, kapag kinumpara mo siya sa modern car, syempre wala talagang binatbat, di ba? Pero kung i-compare mo yung experience, yung story behind, yung kung paano ko siya binuo, kung sino yung mga nakilala kong tao, kung sino yung mga, ano yung mga natutunan ko sa car, and hindi ko ipagpapalit yun para sa modern car. Kasi syempre, first car ko to, dami kong natutunan, dami kong nakilala, dami kong nalamang things about sa cars. So dito ako nagsimula talaga, kumbaga. And siguro, ibibenta ko na siya eventually, pero little to none yung chance na yon. Kasi nga, syempre, ang laki na nang ina-invest ko dito. Speakers pa lang, siguro mga nasa, mahal kasi yung amplifier guys, tas yung speaker sa harap, speaker sa likod, dashboard, pedals, yung steering wheel, yung sidings, ceiling, yung visor, sobra. Kumbaga, kung bibilangin natin lahat, I can go all day, kumbaga, diba? So yun. Ito yung kotse ko guys, hindi siya pang flex, hindi siya pang yabangan, hindi siya pang ano lang. Kumbaga ano lang siya guys, pang takbong pogi lang, diba? And hindi naman ako mayabang na tao, hindi ako ma-flex na tao, so kaya ito yung kinuha kotse. Kumbaga humble lang tayo dapat guys, diba? Kasi syempre, ano to eh. And proud ako na ganito yung binili yung kotse guys, kasi kahit minsan nilalait siya na parang ayan yung mga pinapasabog sa mga movies, ganyan. Pero syempre, di ba, kung titignan mo yung loob, kung ifi-feel mo yung aircon, ano, di ba, pumapalag siya. And sa speakers pa lang guys, kung marinig nyo. So, gagawa pa ako ng ibang review dito about sa kotse natin, kung paano siya, ano yung mga upgrades, if gusto nyo man. And gusto ko lang ipakita sa inyo ano yung na-invest ko dito sa kotse. Kasi syempre, proud ako dito eh. Lahat ng to guys, dahil sa reselling. Meron akong bike, kotse, mga aso, bags, may damit. And hindi to pag-flood guys, hindi to pag-flex. Gusto ko lang i-share sa inyo yung possible na mangyari kapag sinunod nyo yung way ng reselling. And yung reselling guys, ano yan, hindi naman siya mahirap. Kailangan nyo lang talaga maging focus, maging determined, maging active sa shoe game. So yun, 3 years nabili ko to sa reselling. So yun, proud naman ako dito guys. Di siya mabilis. And sana nagustuhan nyo yung kotse ko. Sana may mga natutunan kayo. And kapag bibili kayo ng kotse guys, bilhin nyo yung small body. Kasi lahat ng mekaniko, lahat ng talyer, lahat ng sino mang nag-aayos, alam ayusin yung ganito. So yun, hindi na kayo mahirapan sa mga parts kasi syempre ang daming nag-aano, daming ganito. So yun, labas na ulit natin siya. Ito pala guys yung tunog niya. And yun nga, hindi naman siya malakas. Hindi siya malakas, kumbaga stock lang siya, diba? So yun, sana gusto yung video natin. And peace! Ayan, ito yung kotse natin guys. Ayan, yun yung kotse natin. Dito na siya sa labas. Shoutout nga pala kay may bagong Corolla dito. Kay boss. Hindi ko alam kung sino may ari niya, pero ayan, diba? Old school lang, tamang old school. So ayan.